Maligayang pagbalik sa aking channel. Ito na ang ikalimang kabanata ng Maria Maria Papel Papel. Narito ang isang bag na binigay sa akin mula unang linggo hanggang ikalawang linggo ng Pebrero taong 2022 na naglalaman ng 11 barya na maaaring dagdag sa aking collection o hindi dahil duplicate na yan. Bago muna yan, maligayang pagbalik sa aking channel. Ito na ang ikalimang kabanata ng Maria Maria Papel Papel. Narito ang isang bag na binigay sa akin mula unang linggo hanggang ikalawang linggo ng Pebrero taong 2022 na naglalaman ng 11 barya na maaaring dagdag sa aking collection o hindi dahil duplicate na yan. Bago muna ating uunahing barya ngayon ay piso, isang commemorative na barya. Pinagdiwang ang 150th anibersaryo ni General Isidro Torres. Makikita naman sa likuran ang isang agila, naka-istilong agila at ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ng logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Gawa ito noong taong 2016. Ang pangalawang barya ngayon ay Estados Unidos, gawa noong 1886. Makikita sa harapan si George Washington at sa likuran naman ang agila, nakasulat na Estados Unidos ng Amerika at ang denominasyong sangkapat na Doriel. Dito ulit, Estados Unidos, yan ay 1888 naman, makikita muli si George Washington. At sa likuran naman, ang isang agila may pangalang Estados Unidos ng Amerika at sangkapat na Doriel. Dito naman ulit sa Estados Unidos, may markang P gawa sa Philadelphia, sangkapat na Doriel ulit. Makikita muli sa harapang si George Washington. At sa likuran naman, ang estado ng Hawaii na naging estado noong 1959. Ito ay nilabas noong taong 2008. Dito naman, isang teritoryo ng China, yan ay Hong Kong, gawa noong taong 2015. Makikita sa harapan ng Bauhinya, naging nagamit din sa sagisag ng Hong Kong. Makikita naman sa likuran ng denominasyong 5 Doriel, ang denominasyon sa wikang Cantones at Ingles. Ang susunod na barya natin ngayon ay 100 yen ng bansang Hapon. Makikita sa harapan ng cherry blossom o sakura. At sa likuran naman ang denominasyong 100 yen, Heisei 18 o taong 2006 ito ginawa. Dako naman tayo sa gitnang silangan. Yan ay Bahrain. Makikita sa harapan ng puno ng palmera. Nabura na yata ang 40% ng barya sa harapan dahil sa labis na kaskas nito. Ito ay gawa noong 1965. Makikita naman sa likuran ng denominasyong 100 hills at ang pangalan ng bansa ng Bahrain. Dito naman, yan ay Italia, gawa noong taong 2002. Makikita sa harapan ng iskulto ni Boccioni, may markang RI, Republika Italiana. Ah, ito, R. Yan ang marka, yan ang pangalan ng kanilang bansa. Taon ng paggawa, taong 2002. Makikita sa likuran ng putol-putol ng mapa ng Europa at ang denominasyong 20 Eurocent. Yan ay putol-putol na mapa ng Europa na ginamit sa mga baryang Euro hanggang noong taong 2007. Dako naman tayo, nagkakaisang Emeradong Arabe. Yan ay 25 pills, gawa sa tanso nickel. Makikita sa harapan ng isang gaseria, yan ay gawa noong taong 2007 o Hijri 1428. Makikita naman sa likuran ng denominasyon nito ang pangalan ng kanilang bansa sa wikang Arabe at Ingles. Dito naman, nagkakaisang kaharian.
Makikita sa harapan si Reyna Elizabeth ng ikalawa, gawa noong 1922. Makikita naman sa likuran ng isang leyon na nakasuot ng korona, may denominasyong 10 pence na nakasulat sa wikang Ingles at ang numerong 10 sa ibabang bahagi ng baryang yon. Ang kahuli-huli ng barya natin ngayon ay makikita sa harapan si Reyna Elizabeth ng ikalawa, may marka ng Canadian Royal Mint. Yan ay gawa noong taong 2006. Yan ay gawa sa Canada. Makikita naman sa likuran ang denominasyon nito at ang hayop na caribou. At nandito na ang aking dato sa numista ngayon kung ilan na ang barya sa aking koleksyon. At nandito na ang mga baryang aking nabanggit sa videong ito. Sayang nga lang na hindi masyadong nadagdag sa aking koleksyon sa numista ngayon sapagkat kalamayhan nito ay mga karaniwang mga barya na nasa sirkulasyon o nakikita sa mga pamilihan ng mga barya. Ngunit makakabawi rin ako sa mga susunod na mga linggo kung makakabili na ako ng mga baryang bago sa aking koleksyon. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang yung pinakapaboritong barya na aking nabanggit sa videong ito. At ako po ay magpapaalam na makita muli tayo sa susunod na kabanata.